So, pupunta na tayo ngayon sa ating kadugtong na pag-uusap. Sa pagkakataong ito, darako po tayo sa kadugtong ng ating pag-uusap na may kaugnayan sa topic ng nakarang linggo. Ngayon, I think mahalagang bagay naman pag-usapan natin. Ano nga po ba ang mga requirements na kakailangan nyo upang matuloy po ang paghahabla nyo o pagdedemanda sa tao sa korte? Ang unang kailangan po ninyo ay magkaroon po kayo ng verified statement of claim with certification against non-forum shopping. Ayan ha, uulitin ko po sa inyo. Ang unang kailangan nyo po ay isang verified statement of claim with certificate of non-forum shopping. Siguro tatanong mo, saan ko po ba makukuha yung pinagsasabi nyo, attorney? Tama? Ayan po. Makikita nyo po sa gilid ko yung example ko ng verified statement of claim. Ayan ha. Kung titignan nyo po, guys, you can download that sa internet po. Ha? So, makikita nyo po itong nasa gilid ko, ito po ay isang sample po dyan. At kung titignan nyo, ma'am, may papakita namin, fill in the blanks po ito, tinatawag naming pro forma document, kung saan ang nagahabla ay susulatan lang po ang mga blankong bahagi ng mismong form na yan. So, yung mismo nagahabla, kailangan sulatan mong yung pangalan, kasarian, edad, kung saan ka nakatira, ano ang pangalan ng hinahabla mo, kasarian, edad, kung saan siya nakatira, at kung ano ang naging basihan mo kung bakit mo siya hinahabla, at mga papeles na basihan mo upang manalo sa korte. Okay? Makikita nyo, ito po yung page 1, page 2, at ang page 3, and so on. Pagkatapos nyo pong ma-accomplish po ang verified statement of claim with certificate of non-forum shopping, kailangan nyo rin po, guys, na gumawa ng affidavit o yung tinatawag nating sinumpa ang salaysay. Ito yung paglalatag ito ng mga pangyayari kung bakit nga napahiram nyo yung tao, bakit nyo napaupa ang tao, o bakit nyo dinidemand magbayad sa kanya sa serbisyong binigay mo, o kaya pagdidemand sa tao ng pagbabayad sa produktong binili sa'yo. So, malinaw po, verified statement of claim with a certificate of non-forum shopping. Kasama po nun na isusumitin natin ang inyong affidavit o sinumpaang salaysay. Maliban po doon sa affidavit o sinumpaang salaysay nyo, nangangailangan din po kayo kung meron man yung sinumpaang salaysay o affidavit ng inyong mga testigo. Ibig pong sabihin, kung yung transaction nyo po ay meron po kayong testigo, marapat lang nakuhanan nyo po sila ng salaysay na nagpapatunay patungkol sa naging transaksyong pinasok ninyo po sa taong hinahabla nyo. Okay? Malinaw po tayo. Verified statement of claim with certificate of non-forum shopping. Kasama nito ang affidavit or sinumpang salaysay ninyo. Kasama rin po ang affidavit or sinumpang salaysay ng inyong mga testigo. At ang ikaapat po, kung kayo po ay may hawak na mga ebidensya, or we call it documentary evidence. Kung meron man kayong papeles na nasa inyong pangangalaga, pwede nyo rin po itong isumite sa korte. Ano nga po ba ang mga dokumentong pinagsasabi ko? Pwede hong contract of loan yung pinirmahan ninyo. Pwede ho is contract of lease yung kontrata ng pagpapaupa. Pwede rin ho yung contract ng service kung may pinirmahan ho kayo. O kaya kontrata sa bilihan ho ng mga produktong meron mo kayo, meron tinatawag contract of mortgage. Aside from that, I think mayroon pang isa na nabanggit ko kanina ay ang patungkol sa amicable settlement o yung kasunduan na pinasok ninyo sa barangay, pwede rin ho yung maging ebidensya nyo. Pag-kumpleto na po ang ating mga papeles, ito po ay isusumite ho natin sa MTCOCC o tinatawag nating Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court, Office of the Clerk of Court. Pag complete po yung
mga dokumento, i-evaluate po nila at kung sakali hong wala naman hong kadahilanan para i-dismiss, ay ipuproceed ho ito sa tamang hukuman. Tinatawag natin, iraraffle nila ito sa kung anumang hukuman sa metropolitan o tinatawag natin municipal trial court. Pag natanggap na ito ng korte, maglalabas po sila ng utos o ang tawag nating summons. No? Utusan ng korte ngayon na padalhan itong inirereklamo nyo o inihahabla nyo upang sagutin ang reklamo ninyo. Itong sinasabi nating summon, kasama na po dun yung kopya ho ng reklamo nyo, salaysay ninyo, salaysay ng testigo, at ang mga dokumento na pinagbabasehan ng inyong reklamo. Ngayon, pag natanggap ito ng nirereklamo nyo, siya ay binibigyan lamang ng ilang araw. Ang nirereklamo nyo ay binibigyan lamang ng 10 araw. Uulitin ko, 10 araw mula sa araw ng pagkatanggap niya ng summons at ang kopya ng reklamo nyo, kailangan na niyang tumugon. Kailangan niya nang magsumite sa korte ng mga ano. Ayan. Pwedeng kayo ang hinahabla. Okay? Kung kayo ang hinahabla, ano ngayon ang mga papeles na kailangan nyo isumite sa korte? Andito po sa aking kaliwang bahagi, ang form na tinutukoy ko. O yung sinasabi nating sagot. Ayan. Kung titignan ho natin, parehas ho rin ito sa form nang nagrereklamo. Ito naman po ay pro forma din. Ibig sabihin, kayo po ay binibigyan lang ho ng pagkakataon na i-fill in the blanks yung mga nakalagay po dyan. Tulad ng anong pangalan mo, kasarian, estado mo, ang iyong address, at kung ano nga ba ang iyong magiging depensa laban doon sa reklamo laban sa'yo. Maliban dito sa sagot mo o response, kailangan mo ring maglakip ng iyong salaysay o sinumpang salaysay o sinasabi nating affidavit o kung meron ka rin bang testigo, kailangan mo ring mag-submit o magsumite ng affidavit o sinumpang salaysay na testigo mo o kaya meron ka rin bang ibang dokumento na magpapatunay na ang naghahabla sa iyo ay walang karapatan. Makita po natin, dahil ang rules po, nangangailangan pong isumite lahat ng ebidensya. Ang hindi po natin pagsumite ng ebidensya sa takdang araw ay hindi na po natin pwedeng mag-submit ng iba pang ebidensya sa hukuman ng walang tamang kadahilanan. Tandaan po natin yan, ha? Pag kayo ay nag-habla o kung kayo po ay inihahabla, napakahalaga na lahat ng iyong ebidensya ay naisumite sa takdang araw. Okay? Paano naman kung sakaling yung dinidemanda o inihahabla ay hindi naman sasagot? Ito po ay katulad rin ng hindi pagpunta sa pagdinig. Ayan. Pag ang dinidemanda po ay hindi ho sisipot sa takdang araw ng pagdinig o hindi ho nagsumite ng kanyang sagot, otomatiko na ang korte naman po ay magdidesisyon base sa salaysay ng reklamo at kanyang mga ebidensya. Paano naman po kung sakaling kayo yung nagdedemanda? Nakapagbigay nga kayo ng salaysay pero hindi ho kayo pumunta sa takdang araw ng pagdinig. Ano po ang magiging consequence po nito? Ang magiging consequence po nito ay pwedeng mag-decide din po ang hukuman base lang po sa sagot ng idinidemanda ninyo. So kung titignan mo natin, napakalaga ho na sagutin lahat ng reklamo at magpakita sa takdang araw ng pagdinig. Ano nga po ba ang in-expect natin sa araw ng pagdinig, mga kaibigan? Ano nga po ba ang magiging setup sa loob ho ng hukuman? Kakaiba siya bilang ibabahagi ko sa inyo, hindi ho ito yung tulad ng normal o nakasanayan naming mga abogado sa loob na ho ng hukuman kung saan ang hukom ay nakaupo sa kanyang upuan doon samantalang kaming mga abogado at mga parties ay nakaupo sa baba. Kakaiba ho ang sitwasyon ng mga small claim cases dahil ang mismong mga hukom ay bumababa ho sa kanilang upuan at sila ho ay nakikisalamuha sa mga parties. Imagine it guys, kayo ay kaharap mismo ng hukom.
at walang mga abogado. Kaya pag kayo po ay magkakaharap, ikaw na nagre-reklamo, kaharap mo yung nire-reklamo mo, kaharap nyo mismo yung hukom, ano ang nangyayari? Ang hukom ay merong obligasyon na itry nilang pagkasunduin ang dalawang partido. Baka pwedeng magkaayos ang dalawang partido. Siyempre, beyond the control of the judge, kung ang partido ay ayaw magkasundo. Ibig sabihin, kung matitigas ang ulo nyo, walang opportunity na mag-meet halfway ang nagre-reklamo at ang inire-reklamo, mapipilitan ho ang hukom na idiretso sa normal process kung saan magkakaroon ng pagtinig na sinasabi. Bibigyan ka ng oportunidad magsalita bilang ikay nagre-reklamo, tulad din ng inire-reklamo mo, bibigyan din siya ng oportunidad na idepensa ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ganung proseso, ay ang hukom ngayon ay kailangang magbigay ng desisyon. Pagkatapos madinig ang inyong mga panig at ma-evaluate ngayon ang mga papeles na isinumitin nyo sa hukuman. Okay? Pagkatapos ng pagdinig, ang hukuman po ay binibigyan ng isang buong araw o 24 hours to render judgment based on the documents submitted sa korte. Ibig sabihin, napakabilis. Pagkatapos ng pandinig, ang hukuman ay nagkakaroon ng obligasyong mag-render ng decision within a period of 24 hours lamang. Pagkatapos nyong makuha ang desisyon ng hukom patungkol sa reklamo ng naghahabla at kung kayo ay siniswerte na ang hukom ay papabor sa panig ng naghahabla, then ang desisyon ng hukom po ay final. Ibig sabihin, hindi na ho papayag ang proseso na iapila ito na kiquestion natin ang naging desisyon mismo ng hukuman. The decision will be final and non-appealable. Right? Hindi na ho ito pwedeng iakyat sa regional trial court. Pero meron pa isang pamamaraan at yung mga abogado na mismo ang gagawa nito. Eh, pagkatapos mo ng pagkapinal ng desisyon, ano po ang pwedeng gawin mismo na naghahabla? Mag-file ho ng motion for execution kung saan ito po ay ipapa-execute na kung anong naging desisyon ng hukuman. Dito na ho papasok yung obligasyon rin ho siguro ng nalapitan yung abogado para tulungan kayo kung ano po yung magiging proseso para ma-execute po natin yung naging desisyon ng hukuman. Ayan, so maraming salamat muli at sana'y may natutunan kayo sa ating pag-uusap ngayong araw na to. At kung kayo man ay may mga comments, please don't forget to leave your comments and suggestion by writing down below. At sa ating mga viewers, please don't forget to subscribe and share it with your friends. And I will try my best to share the best that I can in terms of the basic laws governing our daily lives. And again, thank you all. Eh, tapos na ako. Ayan na. Bumating na. Ha?